Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia, Panginoon ang nagtirang sa timbos niyang bayan. Nagpupuring mga inirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at tambay pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng Oktaba ng Pasko ng pagkabuhay muli ng Panginoong Jesus, unang Miyerkules ng buwan ng Abril, at ating ialay ngayon ang misang ito para sa mga intensyon, para sa araw ngayon, ang inyong mga intensyon ay nalis sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamasang Laban ng Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakusposting ng mga chapels, groups at communities. Idaglag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga kapatid, ang pagkabuhay muli ng ating Panginoon ay nadama ng mga alagad ng Panginoon na pumunta sa Emmaus, at ang kanyang pagkabuhay muli din ay nadama noong si Pedro ay nagpagaling sa ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol. Tayo ay dapat kumikilala sa Panginoon na hanggang ngayon ay kumikilos at nagpapahayag ng kanyang dakilang pag-ibig sa atin. At sa mga sandali na tayo ay hindi nakakilala sa kanyang ginagawa na kabutihan sa atin at nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kais nasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayong kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulundan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunhi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Tugtong Nana, Panginoong
Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulunok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw namang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw namang o Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa padakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami piniligaya mo taon-taon sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon naming mahal. Ipagalob mong ang pagdiriwang namin dito sa lupang ibabaw ay mapagindapat na kami sumapit sa ligayang pangmakilanman sa pangitan ni Jesu Kristo kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, ikatlo ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit na tinatawag na pintuang maganda, ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba kong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga-Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay, lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Panukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang kilala sila, nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupo
sa pintuang maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat ng Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ang awit ating papurihan. Ang kahanga-hangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayun din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipa ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako rin ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng nubos, purihin ng manunubos. Alleluia, 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 sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding yon, ang dalawa ng mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 12 kilometro ng layo sa Jerusalem. Pinag-usapan nila ang pangyari samantalang nag-usap sila ay nagtatanungan. Lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya ay nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-usapan ninyo? At umugil silang nalumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, kay lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katapos pa lamang nangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propitang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay at siya ay pinako sa krus. Siya pa naman ang inasahan naming magpalaya sa Israel. Hindi lamang yan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito.
Nabigla kami sumilita sa ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, maanghel, nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin. At gayon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinagpigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo sa rito sa amin, ani nila, sapagkat palubog ng araw at dumidilim na. Kahit sumama nga siya sa kanila, nang sila'y kasalo na nila sa pag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos sa kapinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem, naratna nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-usap-usap, muli ngang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon at sinasay naman ang dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakikilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng Oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay Muli ng ating Panginoon. At ngayon, ang ating pong mga pagbasa ay tungkol sa pagkilala sa ating Panginoon. Sa ating unang pagbasa sa Gawa ng Mga Apostol, kinikilala ang Panginoong nabuhay muli sa pamagitan ng himala na ginawa ni San Pedro na doon sa pintuan ng maganda sa templo ay kanyang pinagaling ang ipinanganak na lumpo na at ito'y nakatayo na at patalon-talon pa. Dahil ayon pa sa Salmo 104, ang Diyos ay dapat parangalan sa banal niyang sambayanan dahil sa kanyang ginagawa na kabutihan sa lahat. Kaya po sa ating ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 24, verso 13 hanggang at 35, ito yung kwento ni Cleopas at may kasama pa siyang isang alagad na kung saan sila nag-usap-usap tungkol sa nangyari sa ating Panginoong Hesus na hindi nila katanggap-tanggap dahil binalita sa kanila ng kanilang mga kasamahan na nawala ang katawan ng ating Panginoon sa libingan. At siya pa naman inasahan na magligtas sa Israel pero ipinako at namatay sa cross. Pinaliwanag sa kanila ng ating Panginoong Hesus at hindi pa rin nakikilala. Pero noong nagkatipo na sila at kumakain na at pinagpira-piraso ng Panginoon ang tinapay, ay nakikilala na nila ang Panginoon dahil sa pagpira-piraso ng tinapay. Kaya ang susi po dito sa ating pagbasa ay nasa Ebanghelyo San Lucas Kapitulo 24, verso 35, nasa orinal na pagkasulat sa Koinoko na Grigo, Enios ti autos in ti klase to auto arto, na ibig sabihin na nakilala siya sa pamagitan ng paghati-hati sa mga tinapay. Nito ay simbolo una sa lahat ng paghahati-hatian na kailangang mangyari sa atin sapagkat nakihati na ang Panginoon sa atin, iniligtas tayo sa pagbigay ng Panginoong
Diyos nating Ama sa kanyang anak upang ihati ang kanyang anak sa atin. Bagong simbolo na nagpaalala ng dakilang pag-ibig ng Diyos, ng biyaya at kapatawaran na binigay niya sa atin, isang sakripisyo. Kaya ang misa ay isang sakripisyo na pinapahayag din sa ating mga pagbasa ngayon, na kung saan na nakikilala ng ating Panginoon ng dalawang alagad na pumunta sa Emmaus sa pamagitan ng pag-atihati ng tinapay. Alamin natin na dito ay makikilala natin una sa lahat na ito ay kaiba sa tradisyon ng mga Hudyo. Sa tradisyon ng mga Hudyo na tinatawag na hamotzi, na kung saan pinapiraso din ang tinapay, ito ay pagbigay ng paggalang sa ating Panginoon Diyos at pagkaroon ng pagpapala sa Diyos bago kakain. Kaiba po ito, hindi po ito yung tinatawag ng mga luma, ng mga ginagawa, ng mga pamahiin na tinatawag na umupagia, na kung saan pinaghati-hatian ang mga alay. Ang ginawa ng ating Panginoon ay pagpakilala una na ang pag-atihati ng tinapay na nangyari doon sa Emmaus ay hindi lang upang makikilala siya, bagkos una ang pagkilala na ang Diyos ang siyang nagbigay sa atin ng pangangailangan sa buhay, at ang tinapay ay simbolo nito, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay hindi lang ng tinapay na ordinaryo, bagkos tinapay ng buhay na hanggan. Ito yung ating Panginoon, sapagkat sinasabi sa Ebanghelyo ng San Juan, Kapitulo 6, Verso 51, ako ang tinapay na buhay na mula sa kalangitan. Pangalawa, ang pag-atihati ng tinapay sa Emmaus ay pasimula ng pagdiriwang ng Eucharistia, na kung saan pinapahayag ang ating pagtitipon at ang ating pagkakaisa, upang maipahayag ang pagtitipon na siyang nagpapalalim hindi lang ng ating relasyon sa isa't isa, nagpalalim din sa ating relasyon sa ating Panginoong Hesus na nabuhay muli. Pangatlo, ito yung pagdiriwang natin sa pag-alaala, sapagkat ang Eucharistia ay hindi lang alaala sa panahon ng katapusang panihapon o Last Supper upang maligtas tayo ng ating Panginoon. Ito ay palaala ng ating Panginoon ay nagbigay ng isang buhay para sa atin na sakripisyo at bahagi tayo. Ang unang bahagi ng misa na tinatawag liturhiya ng salita, binusog tayo ng kanyang mga salita. At sa sakripisyo ng Eucharistia, kailangan tayong makihati din sa kanyang sakripisyo o pagbigay ng kanyang buhay para sa atin. At pangatlo, ito yung pag-alaala sa ating Panginoong Hesus na siya yung nagligtas sa atin, na siya'y nagbahagi ng kanyang sarili upang tayo handang magbahaginan sa isa't isa upang magkaroon ng buhay na ganap at ikasiyasya. At pang-apat, ang kahulugan nito, upang tayo magkaroon ng bukas loob na tayo ay gagawa ng kabutihan sa ating kapwa-tao, na handa tayong tatanggap sa isa't isa, magpakita ng kabutihan, pag-ibig, at ang pagtanggap sa isa't isa. Sapagkat dito, sa pangyayari sa Emmaus, na nakikilala ang Panginoon dahil sa pag-atihati ng tinapay, naway dito sa ating komunyon o pag-atihati ng katawan ni Kristo, ay siyang magdulot sa atin ng pagtanggap sa isa't isa, na tayo isang katawan, isang simbahan na binayaran ng napakalaking sakripisyo ng Panginoon. At tanungin natin ang ating sarili, ano rin ang sakripisyo na ating ibigay sa Kanya upang lalong mapahayag na ang tunay na kagalakan ay nagmula sa sakripisyo ng Panginoon, at ang bunga nito hindi lang ang pagkabuhay muli ng Panginoon, ang kaligtasan na dulot sa kanyang kamatayan at pagkabuhay muli. Tayong lahat ay ligtas ng Panginoon, at magpasalamat tayo sa Kanya. Salamat sa Kanya na buhay siyang muli upang tayo mabigyan ng buhay na walang hanggan. Amen? Purahin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal ko mga kapatid sa pag-alaala natin kung papaano nakikilala ang alagad ng mga alagad si Jesus sa pag-atihati ng tinapay sa daan patungong Emmaus. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang magkaroon tayo ng higit na malalim na pagpapahalaga sa muling nabuhay ni Kristo bilang ating pagkaing espiritual para sa ating paglalakbay sa buhay. Ta atin pong itutugon, Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang Santo Papa at mga obispo, naway mabisang ipahayag ang mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng kanilang buhay na banal. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makapaghatid ng pag-asa at ginhawa sa ating bayan sa pamamagitan ng kanilang lubos na paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ate nawang maunawaan kung bakit kailangan magpakasakit ni Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga may sakit, naway pagalingin at palakasin sa kanilang pagtanggap sa Eucharistia. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga yumao, naway magtamasa ng kaganapan ng buhay sa piling ni Kristong muling nabuhay. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, pagkaluban mo kami ng malalim na panampalatayang narapat upang makilala namin ang iyong anak sa lahat ng mga pagkakataon sa aming buhay. Hiling namin ito, kumita ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdirimang. Punan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin niyo, batido, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain sumasagip sa sanlibutan at kasihan mong papakinabangan ang buo naming katauhan sa iyong pagliligtas sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanin, tunay marapat ni kaya aming pasalamatan ngayon lalo ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas sa mga tupa na rubos sa aming lahat. Ang anak na minamahal ay naghahain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig sa pagkabuhay niya. Bilang manubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kay kisa namang yan, sisiawit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagbumunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga ako, namuno ang langit at luna na kadakilaan mo. O sana,
sa kaitaasan. Hosana, hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang napan ito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, sa kaitaasan. Hosana, hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sumita ng Espiritu, yung banal, makaloob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlayan may pag-asang sila muling mabuhay ganyang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan nirapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birhen Maria ni Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang sanasi. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Sa tagubilin, magaling na utos sa turo ni Jesus na pahin natin at Diyos ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilisat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o na lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Alam kong buhay ang Panginoon, tinalun niya't ginapi ang kamatayan, punasan ng iyong luha sa mata at magsaya, manalig kang buhay ang Panginoon. Ako ay nabungay, hindi ka iiwan. Makakasama mo ako hanggang sa wakas. Alisin ang takot, dusa at iyong numbay. Puso mo iyong itiwasay. Alam kong buhay ang Panginoon, tinalun niya't ginapi ang kamatayan, punasan ng iyong luha sa mata at magsaya, manalig kang buhay ang Panginoon. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating healing mass and service sa darating na April 4, 2024, Huwebes, bukas sa ganap na ika-anim ng gabi. Mag-iisa po tayo, mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa kapagpatawad ng mga kasalanan, ay gawin mong mga bagong nilalang pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramentong banal na iyong anak na tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno, ang Panginoong nabuhay muli. Kayong narito sa loob ng
Lambanan ating Panginoong Hesus kayong naugnay sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin na dinggin ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo ng Panginoong Hesukristo. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Hesus Nazareno. Ang ating Panginoon ay napuhay muli upang tayo'y bigyan ng panibagong buhay, upang tayo hindi lang magbabago, gagawa tayo ng paraan ng panibagong buhay na nasintro sa pag-ibig ng Diyos na mahabagin, puspos ng awa at may dakilang pag-ibig. Ngayon po ang basbas, mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Mahal na pong Hesus Nazareno. Iniagusan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan yung kanan, nagsusumamo sa imakamta na manila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala ng mga imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maaaral ng pangako ng sabinyag na ikaw ang iibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maging taglayang kapayaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno na buhay muli. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Purihin natin ating Poong. Aleluya. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Mas ka Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inunwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.